Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama dito sa ating CCAC Prayer Connect. Ang panalangin po ay mahalaga sa ating buhay Kristiyano. Sabi po sa James 5:16, "The prayer of a righteous man and woman is powerful and effective." Nagsimula po ang ating series, Praying the Names of God, noong January 30. At ngayon po ay nasa ika-27 pangalan na tayo. Last Thursday, nagsalita po sa atin si Kuya Bob, isa sa ating mga elders, tungkol sa God never change, or God is immutable. He is the same today, yesterday, and forever. Ngayong pong gabi, ang tatalakayin natin ay ang Diyos bilang El Roi, or the God who sees, o ang Diyos na nakakakita. Alam ba ninyo kung sino sa mga Bible characters ang nagbigay ng pangalang El Roi sa ating Diyos? Any guess? Si Abraham ba? O si Jacob? O si Isaac? Wala po sa kanila. Ang nagbigay po ng pangalang El Roi ay isang babae. Hindi po siya tanyag katulad ni Sarah o ni Rachel o ni Esther. At hindi rin po siya isang Israelita katulad ng mga nabanggit ko. Siya po ay isang Egyptian, isang alipin ni Sarah. Buksan po natin ating mga Biblia sa Genesis 16 at doon po natin masusumpungan ang kwento tungkol kay Hagar. Kung natatandaan po ninyo ang pagtawag kay Abraham sa chapter 12 kung saan ang pangako ng Diyos ay binigay sa kanya, "Pararamiin ko ang inyong mga anak at apo at gagawin ko silang malaking bansa." Lumipas po ang maraming taon, higit sa 10 taon, hindi po sila magkaanak dahil pareho po silang may edad. Kahit nagmungkahi po si Sarah sa kanyang asawa, si Abraham, "Dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ay sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin." At dahil po masunurin si Abraham sa kanyang misis, pumayag po siya at si Hagar ay naging concubine ni Abraham o isang asawang lingkod. Sa talata 13-14, mababasa natin ito. "Kaya't sinabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin? At hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, 'Ikaw ang Diyos na nakakita.' Kaya ang balon sa pagitan ng Kades at Bereb ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakita sa akin." Ang Diyos po ay ating El Roi, ang Diyos na nakakita. Nakikita po niya tayo ang bawat isa sa ating 24/7. The Bible is clear that God never sleeps. Hindi po natutulog ang ating Ama sa langit. He never misses a millisecond of what's happening on earth. It also assures us that He is always on the lookout for men and women who are totally committed to Him. If you're feeling weak and discouraged in the face of life's many challenges, especially during this time of COVID-19 pandemic, remember that God is with us. He sees our individual situations and circumstances. Sabi po sa 2 Chronicles 16:9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Nung pinasok po si Kuya Raymond, isa rin nating elder sa ICU sa Lung Center nung nakaraang linggo, marami po sa atin ang nabahala, tag-alala, lalong-lalo na po si Doc Rima at ang kanilang buong pamilya. Salamat po sa inyong taos pusong pananalangin at siya po ay inilipat na sa isang regular room early this week. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi rin po sa Psalm 121 verses 3, 5, and 8, "He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber.
The Lord watches over you. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Katulad po na sinabi ko kanina, si Hagar po ay banyaga. Hindi po siya kasama sa chosen people of God. Siya po ay isang alipin na galing sa Egypto. Matatawag po natin siyang isang original OFW noong Old Testament times. Ngunit siya po ay ginamit ng Diyos upang magbigay ng pangalan sa kanya, El Roi, o ang Diyos na nakakita. Ano po ang magandang aralin na mapupulot natin dito? Ang Diyos ay patuloy na gumagamit ng mga ordinaryong tao para sa kanyang kaluguran at matupad ang kanyang mga plano sa mundo. Si David, isang batang pastol, si Maria at si Jose, ang mga apostles katulad ni Pedro at Andrew na mga ngisda, si Mary Magdalene at marami pang iba. Bilang El Roi, kilalang kilala po niya ang bawat isa sa atin. He even knows the number of our hair. May kita po natin yan sa Lucas 12:7. Kung alam po ng Diyos ang bilang ng ating buhok, alam po din niya ang ating mga pinagdaanan, mga kahinaan, ang ating mga agam-agam, ang ating mga struggles. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin palagi ang Diyos. For after all, He is Emmanuel. God is with us. He will never, never leave us nor forsake us. Hebrews 13:5. Wala pong lingit sa kalaman ng Diyos. Alam po niya ang pag-aalala natin sa ating mga mahal na sa buhay na may sakit. Alam po niya ang kakulangan ng ating pananalapi para sa ating pang-araw-araw na gastusin. Alam po niya ang problema natin sa ating mga asawa o ating mga boyfriends or girlfriends. Siya po ay El Roi, ang Diyos na nakakita. Kita-kita po tayo muli sa susunod na linggo para sa ating CCAC Prayer Connect. Maraming salamat po.